Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good afternoon. This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. Today is a Sunday, February 2022. Time check sa 1400 hours. Ang topic natin ngayon ay rice bugs. Ito yung rice bugs. Pero maamoy din to siya para to siyang kuhani. Stinky bug. Kasama to siya sa stinky bug. Pero rice bugs ang kanyang tunay na pangalan. So ang rice bugs ay sa scientific names ay Leptocorissa oratorius F. At Leptocorissa acuta. Yun ang scientific name ng isang rice bug. Ang rice bugs naman ay by sucking out the content of developing grains from the pre-flowering spikelets to a soft dough stage. Ang rice bugs, kanilang sinisip-sip ang laman ng loob at saka therefore, the causing empty grains of the discolorizations, immature and adult rice bugs, unang pagkain ay yung rice grains, yung bata pa na rice grains, yung pre-flowering period, where and where it occurs. Rice bugs populations are brought about the factors such as nearly woodlands, extensive weedy areas near the rice fields, wild grasses near the canals, and staggered rice planting. The insects are also becomes active when monsoon rains began. So ang rice bugs ay lalo silang nandyan kung mag-umpisa na yung tag-ulan at yun ang kanilang oras na pag-attack sa rice grains. Sa hindi pa sila nakapag-attack ng rice grains ay doon sila naninirahan sa woodland o sa mga makalapitan ng canals like mga damo-damo. Yun ang kanilang unang pagkain bago sila pumunta dito sa rice grains. Warm weathers, overcast skies, and frequent drizzles favor to population build up. The population of the rice bugs increase at the end of the rainy seasons. Lalo silang dumadami kung panahon na ng pagigil na sa ulan kasi umpisa na silang ng itlog. Rice bugs are found in all rice environment. They are more common rinpid and upland rice. And yan ang kwan sa katangian sa isang rice bugs na ngayon ay nandito. At marami to silang rice bugs ngayon ay nandito sa palayan. Ang adult are active during the late afternoon and early in the morning. At sa pag-umpisa ng early morning, active sila. Pang manipsip ng katas ng balay ay yung rice grains na bago pa talaga yung may flower pa. During the under the bright sunlight, they are hiding on a grassy area. The least active during that dry season. In a cooler area, they are adult. They feed on a wild host for such as 2 or 3 generations before migrating to a rice field flowering stage. So sa nandun pa sila sa mga kahoy-kahoy o sa dito sa mga gilid-gilid, katulad ng mga bamboo o ano pa dyan, yung tiger grass, ay nandun sila at kumakain lang sila doon sa nagparang survival ang ginagamit nila. Kumakain sila kung ano-ano yan bago pa sila pumunta dito sa rice fields na upang manipsip ng rice grains pag manipulate sa kanilang sarili upang masurvive nila ang wala pang rice. Ang nymphs naman ay makikita doon sa rice pero para siyang nagbiblind o nagkukumupo plants. Katulad nito, nymphs pa to siya. Kaya hindi siya masyadong kulay brown at saka tingnan mo, kulay green siya. Nagbiblind lang siya sa dahon ng rice leaf blade. Yung green niya at saka yung green ng dahon ng palay ay magkastunan siya baka camouflage. Blending to the color so hindi siya nakikita. At kung magalaw man siya, ay kusi siyang bababa doon sa ibaba at doon siya magtago. Yung adult ay palipad-lipad lang yan sa mga hindi man kalayuan. Mga short distance lang paglipad niya. Why it is important? Both adult and nymphs are fed on a grain of a milky stage. Ang damage naman ito kung sila ay nandito na sa iyong palayan ay mga almost by 30% of your rice, iyong kabuuan ng pag-ani. So malaki-laki ang bagay na wala kasi kung madamage na o masipsipan maging rice hull na siya. How to manage o to may maintain o mawala, ma-eradicate. Hindi ba talaga tuluyang ma-eradicate yung rice bugs? Ang kailangan mo talaga unang-una ay remove the weeds from the field surrounding areas to prevent the multiplication of rice bugs during fallow periods. So yun lang ang importante.
bago pa magbunga ang iyong palay, kailangan ka na maglinis dito sa iyong mga surroundings like mini dike at saka yung borders. Kailangan mo na linisin unweed ang iyong mga damo-damo doon sa loob ng palay, yung rice field. Sa number 2 naman, level field with even application of fertilizer and water, encourage a rice to grow and develop. It's kung nandito ka man sa iyong village, katulad ito, nandito lang ito sa amin, malapit lang, kahit ang tawag ito ng village area, kailangan synchronization, magsabay-sabay kayong magtanim upang less damage ang makukuha nyo dito sa rice bags. Sa number 3, capturing the rice bags in the early morning and the later on by dinit can be effective at a low rice bags density, tough labor intensive. Kayo ng net, katulad ng kulambo o gamitin nyo para panglambat. Sa umaga, lalambatin nyo yung mga rice bags at sa hapon naman upang hindi sila makapinsala. Sa number 4, encourage biological control agent katulad ng wasp, grasshopper or spider to attack the eggs of the rice bags. Sa indiscriminate insecticide, use this third biological control resulting the pest insurgency. So kailangan talaga ang pag-spray ay hindi basta-basta, kumbaga indiscriminate firing. Tira ka lang, tira ng pesticide, hindi mo alam na sila ay nagkaroon na sila ng ika nga yung tinatawag na immunity at insecticide. This is your Yuyo Sam, see you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you and God bless us all.